Good day guys! Welcome to my channel, Bems TV! Ngayong araw ay nandito tayo sa Barangay Lakip. Titingnan natin itong bagong tayong grotto dito sa Barangay Lakip. Ito yung tawag sa kanya, Daan ng Krus. Gawa ng pakananang Diocese of Lucena, Our Lady of Peace in Gold Voyage, Paris. Dito yan sa may Barangay Lakip. So, mataas itong location nito. Check natin sa taas guys. Akyatin natin. So, karamihan dito sa lugar na to, nagagawa ng mga grotto-grottong ganito. Nagsimula nga nung pandemic. So, ito ang ganda ng mga rock formation guys. So, tingnan nyo. Yan. So, yung may-ari doon, nakausap ko, sabi, wala naman daw bayad, pwede naman umakyat dito. So, mamaya, tanungin natin yung sa may-ari kung bakit siya nagpatayo ng ganitong grotto dito sa Barangay Lakip. So, ito yung pangalan is Daan ng Krus. So, yan. Yan, ang ganda ng pagkakagawa nila guys. Ginawa ng hagdan. So, yan. Yan. Tagalog siguro, yun pala yung Station of the Cross ito guys. Daan ng Krus. Ayan yung one. Maganda pumunta dito, preskong hangin. Maganda pa ng mga nasa paligid. Oh. Ganda ng mga rock formation doon. So yan. Nandito tayo sa Station 2. Yan, oh, may namamasyal doon, nagtago. Yan guys, ganda ng mga kahoy dito. Tapos doon tayo. Nandito tayo sa station, papunta tayo sa station 3. Yan ang Station 3. Ayan yung vice. Tingnan yung bato. Buhay na bato. Laki. Rock formation na yan. So yan, mayroon pang daan ang papunta doon. Maya na natin yung pupuntahan. Dito muna tayo sa Station 4. Yan ang Station 4. Yan guys, ang ganda ng rock formation. Mamaya ka na sa inyo, papakita yung view dito sa baba. Pag bago tayo bumaba. And then, punta tayo dito sa isang station. Yan ang Station 5. Guys, yan. Ganda ng rock formation. Malilim din dito guys, pwedeng tumambay. Pwede rin itong bisitahin since malapit na mahal na araw. Yan. Ang bato. Balik tayo sa kabilang daan. Nandun yung station. Tapos lang natin sa Station 5. Dito tayo sa Station 6. Ayan. Maganda rin ang mga tanim nilang halaman dito. Ito ang Station 6.
Yeah. Yung kanyang bato. Yeah. Ayan. Bilang lahat may tanim na. Ganda yung ginawa nilang daan ng sinimento talaga yung pathway papunta doon sa first station. Ayan, ang ganda lang bato guys. Minadaanan natin mga bato. Ayan. Station 7. Dito tayo dito sa may tao. Dito na tayo sa station 8. Yeah, station. Yan, dalawa. May sarap dito. Ngaya kayo. Sino mayari dito? Hi, Silo. Anong pangalan? Lola, ito tawag namin. Alola. Kayo yung nagme-maintain dito? Dito lang po, alam. Hindi, kayo yung nagme-maintain ng mga halaman? Oo, po kami po yung nagtatanim dito. Ah, kayo yung nagtatanim. Marap ka naman, miss, para makita ka sa ano? Sa YouTube. Sa YouTube to, ilalabas to sa YouTube. Ayaw, nahiya. Anong pangalan mo? Ah, si Joanne, yan. Sila daw nagme-maintain ng mga halaman. Saka naglilinis na rin. Si Joanne, ay pakita yung mukha. Nahiya daw siya. Sige, salamat. Salamat, Joanne. So, yan. Nahiya si Joanne. May nagme-maintain pala ng mga halaman dito. Oh, yan, ganda talaga ng mga bato. Tutulis nga lang siya. Nandito na tayo sa station 9. Yeah. Si Lola, hindi ko lang narinig yung pangalan ng may-ari, si Lola. Pero yun yung nasa baba kanina. Puntahan natin siya mamaya. So, station 10. Medyo makataas-taas na nakyat natin. Napapagod na ako. Guys, ano, bali pakyat ito ng bundok. Yung taas ng bundok pa, oh. Pero siguro ang ganyan lang sa may mga nyog yung grotto na to. So, station 11 na tayo. Yan. Ganda talaga mga halaman dito guys. Dahil minimaintain din nila. Dito tayo sa station 12. Ganda nga dito pumunta guys sa mahal na araw. Yes, malapit na siya. Yan, station 13. So, yan. Ito na yung pinakadulo, guys. Taas
taas na rin siya. May paru-paru maganda. Paru-paru G. Paru-paru G. Wow! Yan. Station 14. Ayan guys, ito na yung dulo ng station. Station of Brgy or kaya daan ng Krus. Ayan. Mataas pa yung bundok na to guys. Ayan. May mga rock formation pa din dun sa may banda dun. Pero ang ganda talaga dito guys. Mamasyal. So yan. Papakita ko naman sa inyo yung view dito. Ayun ang view. May palayan doon. Tapos may bundok sa kabila. Ang ganda. Kitang-kita mo yung kabilang bundok doon. Tsaka yung palayan. Yan. Ayun na yung dalawa. Yung nagmi-maintain. Mahihain yung dalawa. Kaya... si Joanne lang yung isang natanong ko. Bali, kanina may mga naka-standby dito, mga bata din. Mag-alisan lang kasi nahihiya sila. Pero masarap ditong mag-stay, guys. Pwede kayo magdasal or magmuni-muni. Ayun na yung dalawang bata, o, nandun sa baba. Ayan. Ayan guys, oh. Nasa likod ko yung bundok. Mataas pa yung aakitin, pero hanggang dito lang yung station na to, station 14. Ayan, magandang view dito. Ayan. Mataas yung location nito. Yun yung bundok sa kabila. Tsaka yung palayan. Ayan. So, maganda rin itong pasyalan guys. May time kayo, mga taga Atimonan, no? Kaya sa mga ibang lugar lang dyan. Lapit dito sa Atimonan. Ito lang to sa may highway ng Atimonan to Unisan Road. Tapos sa may barangay Lakip, makikita naman siya. Kitang-kita nyo itong lugar na to. Malapit lang to sa may daanan ng Atimonan to Unisan Road. Hindi ko lang sure kung sa gabi ay bukas to. Tanong natin mamaya sa may-ari. Pero nung nagdaan kami ng mga nakarang araw na gabi, parang may ilaw dito. So mamaya tanong natin kung pwede ritong pumunta ng gabi. So yan. So bababa na ako guys. So check natin yung view sa may bandang baba ulit. So yan, pababa na nga ako guys. Ingat-ingat lang sa pagbaba kasi medyo pa-slant yung ano ng hagdan. Baka madulas. Ingat-ingat lang sa pagbaba. Yan, maganda yung naisip ng may-ari dito. Since hindi rin naman napapakinabangan minsan yung mga ganitong lupa sa bundok. So ganito na lang ang ginawa niya. At least mayroon pang makikinabang na ibang tao. Kakapag-relax pa sila dito. Yan guys, so ganda ng mga halaman. Dahil na din sa katulong niyang dalawang dalaga doon. Siya na doon, si Joanne. Na ayaw magpakita ng mukha. Yan guys, so ang ganda ng mga rock formation na yan. Ito yung mga parang bato sa dagat na matulis eh. Pero ang ganda niya guys. Natural na bato. Rock formation. Kaya na. Joanne Kawai. Ayun si Joanne oh. Nangiti na. Ayaw talagang tumingin.
Ayan. Dito na tayo. Joan, thank you ah. Ay, sa gabi, anong... Pwede bang pumunta dito pag gabi? Pwede naman po kasi wala pong ilaw. Ah, walang ilaw pag gabi? Kasi tapos daw, malawak pa po ang ganito. Ayusin pa? Mm. So, hindi pa pala tapos. So, guys, hindi pa pala tapos to. Ah, para magandang pasyalan, no? Ah. So, yan, sila Joan at nagsabi hindi pa pala tapos to. Ayusin pa daw to. Hindi pa tapos taniman ng mga halaman. Ayan guys, so baka dumiretso kayo dito. Kamadulas kayo. So ayan yung sa baba niya guys, so may palayan din dyan. Kaya presko ang hangin dito. Mahangin siya. At hindi siya masyadong mainit. Kasi mapuno din. So ayan. Yung mga bato ulit. Para siyang sementong pinatigas na binuo sa buong bundok. Ang ganda guys. Ang rock formation. Yan. So yan guys. So yung palayan sa aking kabilang bundok. Actually yung gilid ng highway nito. Magkabilang bundok yan eh. May bukid tapos may bundok. So yan. Yan, ganda ng mga halaman din. Yan. So, yan. May tubigan din yan sa baba, oh. Parang irrigation. Para nananatiling basa ang kanilang palayan. So, yan. Sabi rin naman ni Joan, walang bayad ang pagpunta dito, libre lang. Tapos, pwede naman pumunta ng gabi, yun nga lang, wala pang ilaw. Kasi, malalagyan pa lang nila ng ilaw, hindi pa kasi siya tapos. Siguro guys, sa mga susunod na araw, pag natapos na to, at saka nadagdagan yung mga kanilang structure dun. Palalawakin pa daw kasi to eh. May ipapakita ko ulit sa inyo yung mga naidagdag na structure dito sa lugar na to. Pero for sure, mas maganda lalo siya kapag may ilaw na. So yan. Yan, nandito na tayo sa baba. So yan lang yung highway, yung Atimonan Unisan Road na yan. Gandang hapon ho. Kayo may-ari nitong lupa? Oh, hindi po ako may-ari. Pero sino yung... Kay Lord. Ah, pero kayo namamahala dito? Ay, tulong-tulong po yung mga taga-laki. Ah, tulong-tulong simbahan po mga taga... Simbahan po ng Our Lady of Peace and Good Poets. Ah, sa simbahan po ng ano, Our Lady of Peace. Sa kanila po ito nakadonate. Ah, nakadonate pala to sa simbahan ng yun, Our Lady of Peace and Good Poets Parish. As nagtutulong-tulong na lang daw pala yung mga taga-laki para pagandahin tong lugar. Maganda nga naman na naisip nila. So, Marasigan family pa lang nag-maintain dito. Saka sa... Simbahan ng Our Lady of Peace. Ah, sige, salamat to. So, Marasigan family daw pa lang nag-maintain dito. Tapos may katulong silang mga taga-Lakip na rin. Yung mga taga-barangay nila. So, guys... Hindi niyo pasyalan to. Yun nga guys. Makita na naman itong kagandahan itong lugar na to. Nagtutulong-tulungan ng mga magkakabarangay sa Barangay Lakip para mapaganda. Pero sa ang sabi ni Mother is nakadonate daw itong lupan to sa Our Lady of Peace and Good Voyage Parish yan. Tapos, sa Marasigan family ang nagmi-maintain at may katulong silang mga taga-barangay. So, yan.
Pakita ko ulit niya sa inyo yung paligid niya. Ayun, sa kabilang side. Maganda talaga ang view dito. So guys, hanggang dito na lang ang video nito. Kung gugustuhin yung aking mga videos na na-upload sa aking channel sa YouTube, please don't forget to like, subscribe at pakihit na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos na na-upload, mga videos na katulad nito. Bye guys!